Hello po, magandang umaga po. Mas nabi pa lang ng umaga. Ngayon po dito ako sa aking extended na greenhouse. Yan po. Welcome back po sa aking mga viewers. At welcome na welcome po sa mga baguhan. So ngayon po mayroon ako ipakita na video yung ano ko po na mga litos na after 3 months po ay na mulaklak na. Ito, ipakita ko sa inyo. Ito pala ang itsura po ng litos kapag mamulaklak. Okay po, ito ay pwede pa nating gamitin na itanim kapag mayroon ng seeds. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo upang updated po kayo sa aking mga susunod na mga uploads. Kasi po, more on solving problems ako dito, experiment po kapag mayroon akong naranasan na ganun, share ko po dito, gawin ko ng video. So para updated po kayo, huwag pong kalimutan pindutin yung notification bell upang notified po kayo sa sunod kong mga uploads. Sige po, ito, ipakita ko sa inyo. Samahan niyo. Okay, ngayon po, pasok ako dito sa aking extended na greenhouse. Dito, tinawag kong extended po kasi dito ko inilagay yung mga extra ko na mga tanim. Tulad po dito, pizza yun. Dalawang buwan na po ito. Yan, laki-laki po. Ano na rata ito, pwedeng kainin. Kasi, pinabayaan ko na lang na nandiyan siya. Tulad dito, ito ay galing po sa ibang naglagyan dyan. Kasi, ginulay na yung kasama dito. So, pinalit ko ito. So, ito ay napabayaan na. Hindi naman ginulay ni kinuha ni Mrs. at gulayan. Yan, hindi na siguro ito pwedeng kainin. Ito, yan, may mga bagong pizza din dito. Yan, ito yung mga dyan ko ilagay yung mga extra na mga cups. At ito rin ang aking mga hardened na mga seedlings. Preserve po yan doon sa natira ko pang mga litos dyan. So, ito na po, ito na rin po yung aking mga ang update po, yan, na nakataniman na yung mga growing media ko, medium, no? Yan, kunti na lang yung tira dyan. So, ito ay palit doon. So, kapag may extra pa po dito na matira, so, ilagay ko sa mga cups or doon sa may plastic na mga, ano ko, matagal na yung hindi nataniman. Pati nga itong mga bunot yan. Maganda ang tubo yan. Hindi ko pa nataniman. Kasi noon, kulang ng seedlings. Yan. So, ito, baka may extra, dyan ko itanim. Ito rin ang mga kitsay ko. Ito. Ito po ay kasabay. No, doon sa yan sa gitna. Yan, seedlings, yung una kong na seedlings na konti lang yung nag-germinate maliban dito sa pitsay, nag-germinate sila. So, yung iba ay nandoon na ano yung nag-germinate na nauna, no? Kasabay doon sa isang punla ko sa suwil na pag-seedling ko. So, ito na po. Pakita ko sa inyo itong mga 3 months exactly bukas noong ito ay pinunla ko po kasi napunla ko nito March 13. So ngayon at 12, July 12. So 3 months na po ito dito. So ito yung pinagkunan lang namin ng dahon, yung kinakain namin. So pinabayaan ko na hindi putulin at ito na po namulaklak na. Yan, 3 months pala na mamulaklak na talaga yung mga litos. Ito ay 6 po sila lahat. Ito, nandyan. Okay? So sabay sila ito, namulaklak na din. Ganito pala ang bunga, mga bulaklak, ano, mga bunga yung mga litos. Yan po. Okay? So ito marami na ito, nauna ang namunga ito, marami nang nagsanga na, no, na mga bunga at saka doon ito din. So actually po ito ay galing doon sa ano, galing ito doon sa tinanim ko doon na doon sa may nakahang na mga half gallon na plastic. Yan o, half gallon po. So actually, ang puno po dito ay nabinta. So cut po ito dito. Yan, nakat ko po yan. Binta. So nag-scout po ng dalawang ito. Steam. Yan, tumubo po. At yung ginawa ko po ay dinidiligan ko na lang ng tubig. Sa kanyotrans kung minsan, yan. Tumaas, lumaki. Tumaas. Namulaklak na po. So dito ko na lang ilagay. Kinuha ko doon kasi na ano na sa may bubong, tumaas na siya. So ito, pisa po dito ay pinagdahon na lang namin. So after hanggang dito nang may naka ano na kami ng ibang batch po, pinabayaan na lang na tumaas at yan.
namumunga po. Ito rin, actually ito ay naputol dito sa may kanyang mataas na banda dito. So nag-sprout ng tatlong sanga po ito. Tatlo na branches. Yan. So dito po nilagay ko yung mga extra na tanim. So ito may mga sa cups lang po yan. So yung isang araw, yung manok po ay nakapasok dito. Ito, pinag-ano nila. Dami nasira dyan. Napati yan sa aking ibang tanong dyan. May nakapasok dito. Yung mga manok ko po, dyan po sa may kulungan. Yan. Ang lakas ng kumain ng litos. Nasanay po, pinakain ko ng mga, yung mga extra na litos, ng mga matanda na ng mga dahon. So, binigay ko sa kanila. Tulad dyan po, ano. Yung iba dito, yung mga reject na mga dahon ay kakainin po nila, no? So maganda ang nutrients nito sa litos, sa manok kata. So ang lakas lang kumain, kaya mahirap na kapag kawalan ko sila, makapasok dito. Minsan makapasok sila, minsan yung door po ay open, no? Hindi mamala yan, nakapasok. Yan na nga, maraming damage yan ng isang araw. Okay po, ito na po ang aking update sa aking hydroponics sa ngayon. Yan po, antayan natin na magiging okay na itong mga bunga. Pwede ba ito itanim, no? Yung mga seeds, at saka pwede ba natin magamit, no, sa hydroponics. Kasi po ito ay antayan ko na pwede nang itanim. Yan. Ayaw ko kung ilang araw pa ito. Basta yan na, sa mga 3 months bukas, ganyan na ang kanilang hitsura po. Sige po, ito lang muna ang aking update sa ngayon. Maraming salamat sa panonood, at mag-subscribe po kayo kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Pindutin na rin yung notification bell upang update po kayo sa aking mga susunod na mga video, kasi po dito ang aking mga gawa ng video ay yung mga na-discover ko na mga dapat gawin, kasi more on experiment tayo, at saka yung mga problema na nabigyan ng solusyon ay gawin ko ng video, i-share ko po sa inyo. Baka makatulong rin naman kapag makaranas kayo ng ganun na mga problema. Yan po, salamat sa panonood, and God bless, bye bye po.